maintaining an attitude of gratitude, recognizing God's faithfulness and blessings, which fuels our passion for sharing His goodness with others. Yeah. Dapat yun sa tukot ng mga Kristohanan, di ba? Na nakatita siya. Kaya ako na-remember kay Umbrang last month ba ito? Yeah, mga kapisina na eh, nagkanda ko buwan and ang team building. And then, ito na namin i-invite na speaker. Buwan siya, kanang previously reporter na siya sa ABS-CBN and ang base sa Cebu. Tapos, wala. Ang tema mo sa mong team building na ito is about buwan and communication sa mga organization. Tapos, there are two kinds of people nasa sulong sa opisina. Muna kitawag niya ay muna kitawag ng GQ or CQ. Ang GQ is muna kitawag na gratitude quotient or talaga ni sa tanan ng utang gamay man o sa dato magpasalamatan din siya. Second person muna kitawag na itong negative is the complaint quotient. Biskan gamay kung dato biskan maayo kung dili reklamo yung karunin. Mungkin na, diba? Miskan nasa good na siya na organization, lagi na siya yung tao ng mga GQ or CQ ng mga tao. Okay, miskan nakita na ito na maayaw ang ginyong ibuhat, kaya tungod ka na pessimistic or manitawag na complain ko siya, complain na kung sila, miskan complain na yung dagan. Miskan nga ito sa gobyerno, kasi ito pag numero, diba? Magkita na ito, miskan okay ang dagan. Kaysa nga lang, dili siya favorable, negative, or magiging tawag na ito, simple plain motion. Pero pag once, kwanta ka na magkapasalamatan ka, na dapat ko, na mo po ma-apply ko sa Kristohano, na dapat ko, ang kanang gratitude quotient is nalang sa tuwa. Na inline na po sa tuwang point number 3 karoon na thankfulness in prayer. Kaya pag once kita magkwanta, magpasalamatan ka na kay Kristo, is mo na ihatan na ito. Walay fuel sa ito ang passion na mo share ta His goodness, especially sa itong mga kasinganan, sa itong workplace, sa itong relatives, or even sa itong community kung asa ka na bilang. Pag once magpasalamatan ka, kahit isa na siya ka magpamahagi, na we should be thankful is in prayer, na mapunay yung kita po sa upang galing mga biskan mga giingong galing, di ba? Di na natin makita mo na ito ay kanang buhaka difference between the Christian and the non-Christian. Mas pag once Christian, mas ganyari pag ito suposo pas problema sa iregya kutin si mga kumpuman kay tanaw mga yaad mo na naadag na yung tawahan. Buwan yung tawahan, mas ganyari problema mo din si iregya kutin. Pero muna siya, muna yung kitawag na tayo na pichin po siya ng ganyan na kay Kristo. Permanent na nagpasalamat kay Kristo mo lang. Mas kato na yung problema, marilis lang siya kahit tungkol sa pinaali sa pagkakito. Ito lang magipayo yung ta. Tapos mapunay sa kanang pamahagin na magpasalamat ko daw. Dala mo na makita mo doon na. Na, dito mo. Mas kanyang may problema mo. Tapos, yes, my love. Tapos, my God, yung pagkakita. Dinakata mo kita ko sa kasi mo ng mga nagyong na Kristo sa pinagbibo, nagyong na Kristo na sa inyo. Okay, wala na ka lang, miskan na sa big trials, miskan na aking agwan, makapunitaw ba na nakalang the adversity of life sa katao. Magkabuhat yung hihapon siya na magpasalamat, magmita sumayin sa paligid niya. Again, no, sa ito ang emotional karoon ng muntaga, sa ito ang passage karoon ng Colossians chapter 4 verses 2 to 6 na iulohan kini ng tarot of prayer ng evangelism. Ito na atay tulog ka points ang nataga na ito pagtagad at ang ito ma-apply sa tagsa-tagsa ng pinabuhi. The first is devotion to prayer. You should be persistent and dedicated sa prayer na ito, okay, which is crucial sa pagpanalo ng evangelism. And the second is the watchfulness in prayer. Na you should be watchful. Pag once there is an opportunity to share the mystery of Christ or the gospel, so, diba,
heritage, which is Manasseh.